Pinag-aandaan naman ang mga pagpagbaha kasabay ng maulan na panahon. Dito nga sa Metro Manila, ilang estero na ang sinimulang linisin. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Puro basura yun, no? Sandamakmak na basura ang sumabay sa agos ng tubig sa Estero de Tripa de Gallina sa Pasay. Bukod sa masakit sa mata, bumabara ang mga ito sa daluyan ng tubig. Kaya sa tatlong dekadang nakatira ni Joycelyn sa tapat ng estero, di na raw nakakagulat kapag umabot ng lagpas tao ang baha sa lugar tuwing tag-ulan. Kung saan nagmumula ho yung mga umaagos na yan, naakala tuloy ho, kami ho ang pinagmumula ng basurang nagtambak ho. Lahat, may mga patay na hayop pa nga ho eh. May nakakaipon nga dyan ang pagkukuha ng mga bote. Para maiwasan ang malalang pagbaha ngayong tag-ulan, sinimulan na ng barangay na magtanggal ng basurang nakabara sa estero. Sako-sakong mga basura ang nahakot. Sinimula na ring linisin ang mga kanal sa mga bahay-bahay. Alinsunod ang mga paglilinis na ito sa utos ng Department of the Interior and Local Government na magdaos ng lingguhang cleanup drive. Umaasa rin ang barangay na madaragdagan ang gamit nilang panlinis. Dapat po suportahan kami ng MMDA about sa project na yan. Continuous dapat po ang support. Kaso ang nagiging problema po namin dito, medyo pagka ano, napapabayaan kami minsan eh. Sa ngayon, nasa 4,700 flood control projects na ang nakumpleto ng Department of Public Works and Highways. Pero di pa rin daw ito rason para maging kampante. Yun po ang panawagan natin kapag sinabi po na lumikas o maghanda, eh dapat talagang tugunan natin at sumunod tayo sa mga otoridad. Bukod sa mga programa ng pamahalaan, mahalaga rin daw ang disiplina ng taong bayan para maiwasan ang pagbaha. Nagbabalita mula sa frontline, Ria Fernandez, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsyadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.